I'm not young. I need to be the best version of myself. It can be a mental or physical struggle na mag-implement ka ng change sa buhay mo. And that struggle can make commitment look less appealing. Pambira, ang hirap eh. Huwag na lang natin tuloy. Ang hirap pala niyan. Kasi bakit? Yung i-implement mo yung pagbabago, dati palaaway ka, magiging peacemaker ka, dati palasagot ka, ang galing mong maging mga insulto, ngayon hindi na. It's difficult, okay? May struggle kayo sa mo. Ayoko na mag-commit, ayoko na, ito na lang ako. Ano mangyayari sa'yo niyan? E di ulitin mo lang yung kasaysayan, every day, hanggang mamatay ka, paulit-ulit. Now listen, we need to be excited about committing our life to God. Bakit? Kasi pagod na tayo sa pagiging mediocre. Pag average ka, you will have average salary. Pag average ka, you will receive average treatment. Pag average ka, you will just receive what is the common people are experiencing. Let's go after excellence. Galingan na natin. Okay? Para merong kasiyahan at magkakaroon ka ng tagumpay. You know what I'm saying? I don't care if you're old or what. The Lord said, God is good and He will bring you to where you should be. The bottom line about commitment is this. Without commitment, nothing happens. Can you say that? Come on, say it. Without commitment, nothing happens. Kahit bumili ka pa ng treadmill, kahit bumili ka pa ng dumbbell, pag wala kang commitment to change, walang kwenta yan. Kahit umatin ka pa ng maraming therapy, kahit marami ka pang coaches, pag wala kang commitment, walang kwenta yan. Yun pa rin ang family, yun pa rin ang sweldo, yun pa rin ang buhay. It will not be good. We need to be committed to change. We need to be committed and we need to say, Lord, I'm giving you my time, my talent, and I will be the best version of myself because you designed me to be like that. Imagine na muhunan ng Panginoon sa atin, tama? Nilikha ka. Niligtas ka, then you'll be average. Lo, you should be excelling. Ano sabi ng Philippians 2:15? If you will turn your Bibles there, ano sabi ng 2:15, okay? That you may be blameless and harmless. Sons of God, saan? In the midst of a crooked and perverse nation. Ano kailangan mong gawin? That you shine as lights in the world. Tama? Magiging magandang ilaw ka sa gitna ng barubal, salbahing mundo. Ano sabi ng verse 16? Okay? At hawak-hawak mo yung salita ng Diyos. Na pagdating ng araw kay Kristo, ikaw ay magsasaya kasi hindi ka tumatakbo ng walang kabuluhan, hindi ka rin nagpagal ng walang kabuluhan. What does it mean? If you will not be committed to God and you will not give your time, talent, treasure to God, you will be running in vain and you're laboring in vain. Imagine nagtrabaho ka, walang kwenta. Bakit? Hindi nakita si Kristo. Ginagalingan mo because you want to make God famous. Pasisikatin ko ang Diyos. Di ba? Ano sabi ni rin sa atin lagi? Hindi sanay ang kaklase mo, yung kaklase mo, yung kasama sa bahay, na mabait ka, sanay silang nagmumura ka, sanay silang garampingat ka, sanay silang salbahe ka, sanay silang nagnanakaw ka, sanay silang pasaway ka, hindi sila sanay na makita ang mabait ka. Hindi sila sanay. Kanya magtataka yan, magkakaroon ka ng great behavior or good behavior that they will say, ano nangyari dyan? But dati, lasing ng lasing yun, but hindi na? Kasi mayroon siyang commitment to change. Binago ni Kristo yan. Oh. Dati yun, walang ginawa yun, kundi clap, clap. Ngayon, hindi na. Ngayon, maayos na. Dati yun ang pinababarangay lagi. Ngayon, hindi. Bakit? Kasi may commitment to change. Hindi ba nakakahiya makikita ng apo mo? Si Lolo, ngayon, ganun pa rin. Si Lola, ganun pa rin ngayon. Yung struggle mo 10 years ago, yun pa rin struggle mo 20 years ago, 20 years after, yun pa rin. Hindi ba dapat nagle-level up? Hindi ba dapat pinagtitiwalaan tayo ng dalo? There is no permanent change without commitment.
Nothing, without commitment, nothing happens. Ito yung pinakamahalaga. If you want things to happen in your life, kung gusto mo may pagbabago sa buhay mo, you need to be committed to God. Lord, I'm gonna give you my time, my talent, my treasure. Pagod na akong pagka pupunta ko sa kamag-anak, titigdan ako na may pang-insulto. Andito na naman kayo, manghihingi na naman kayo. Ha? Iinsultuhin ka. Eto na naman to, makikikain na naman yan. Sabi ko, Lord, I don't want that. I will be committed to Jesus. Kanya, early on, habang si pastor ay nagpipreach din eh, hindi pa kayo yung simbahan, doon pa sa MRS. Sabi ko, Lord, lahat ng tinuturo ni pastor, gagawin ko. Kasi nasa Bible, nakikita ko eh. Oh, I hear the word of God, I read the word of God in the home, I study, I meditate, I memorize, and I apply. Gagalingan ko. Di baling wala mo ng jowa-jowa. Aayusin ko to. Sunod lang ako. Sabi ni pastor, ito gawin mo. Sige lang po. Oh. Kanya, mas kilala akong alalayo ta utusan ng pastor eh. Oh. Wala akong problema doon. Basta ayos lang. Bakit? Because I want things to happen in my life. Naghuhugas lang ako ng GP. Ayan si Ate Sita. Tama, Ate Sita? Kami maliliit pa noon, ano? Ate Sinonet, andiyan dyan, oh. Kami ni Namoring, eh, pagka yung tatay niya napapatugtog na ng Engelbert Humperdinck, ay magtatago na ako. Si Ronald, well, bata pa yan si Ronald, tsaka si Benji. Mga bata sa amin yan, eh. Doon sa, ayan si Kuya Soy, oh. Pero mo si Kuya Soy, sasabihin sa akin, oy, kailan mo pakakasalan ng kapatid ko? Lu? Tagal nyo namang girlfriend, boyfriend na. Kakasalan ko po. Ando si Ate Biuli. They knew what we are then. Eh kung hindi ako nakaroon ng commitment to give my time, talent, treasure to God, walang pagbabago. Maral, naguhugas pa rin ako ng jeep. Siguro ate, ano tsura kaya ni Bron pagka naguhugas ako ng jeep, ano? Ay, Bron, sandali ha. Si Lolo, maguhugas muna ng jeep. Sandali lang ha. O, sa pagkatapos to, kakargayin kita. O tara, maligo ka na. Minitarang tubig din eh. Isipin mo naman, tama. We have no future back then. Naguhugas ng jeep, nakatambay doon sa bakal, okay? Pag may nakitang kukursandahin, gugulpihin, aawayin, magnanakaw, magtatanggal ng mga fog lamp, bubuksan ng kotse, danakawin ng mga car stereo. You see? That's what we are and that's what we do. Pero nakakapagod yun eh. Until the Word of God came. Until the Lord changed me and I said, Lord, I want a permanent change. Di ba sinabi na 2 Corinthians 5:17? Di mo sabi na 2 Corinthians 5:17, okay? If any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things passed away, and behold, all things become new. Ito yung sinabi, okay? Kung na kay Kristo ka, ikaw ay bagong nilalang na. Lahat ng bagay na dati, wala na. Hindi na ganyan si Karen. Hindi na ganyan si Joy. Hindi na ganyan si Tommy. Hindi na ganyan si Didit. Hindi na ganyan itong si Manny. No! Kung matino si Nika nun, mas matino siya dapat ngayon. Oh. Kung maayos si Grace, dapat mas maayos siya ngayon. Kung mahinin si Ruby, mas mahinin siya ngayon. Kung palaaral si Mariel, mas palaaral siya ngayon. Kung kapakipakinabang ka dati, mas kapakipakinabang. Anong nangyari? Bakit naging ganyan ka? Hindi ka naman palasagot sa magulang, ba't naging palasagot? Hindi ka naman palaway, bakit naging palaway? Ba't naging palamura? May nakilala, may nakasama. Kanya nung makita ko yon, namatay si Junior 7, pinatay si Resti. Ay, walang pupuntahan to. I need to change. I made a commitment 39 years ago, Lord. Ito. Alam mo ginawa ko? Psalm 119 verse number 9. Ano sabi ng Word of God, okay? Where will a young man cleanse his way? Saan lilinisin ng isang taong kagaya kong aking sarili?
pakikinggan ko yung salita ng Diyos. Mayan, salita ng Diyos. Ha? Joeline, salita ng Diyos. Miss Ram, salita ng Diyos. Ano sabi ng verse 11? Okay? Itinago ko ang salita mo sa puso ko para hindi na ako bumalik sa dati. Ronald Pereira, nakita mo? Ano ba gusto mo? Babalik sa dati? May Mariel na, di ba? Tuloy mo na, di ba? Tuloy mo na. Bonnie, gusto mo bumalik sa dati na ikaw ay nasa ilalim ng tulay? Na hindi alam ng tatay mo yung mga pinapakantat kayo pinalalabas at pinagtatawanan? Gusto mong daanan yun ulit ni Mikel? O gusto mo ng permanent change? Without commitment, there is no change. Without commitment, there will always be a repetition of what happened in the past. Dapat may commitment hindi lang sa diet. May commitment din lang sa... May commitment tayo na magbago kasi nakakapagod. You know what I'm saying? Doon kami galing eh. Doon kami galing. Napakasarap na pinagtitiwalaan ka. I can change my status in life. I can change my health. I can change my happiness. I can change my awareness and my lifestyle. Bakit? May commitment ako eh. Ipapagamit ko yung aking time, talent, and treasure sa Diyos. Nakita niyo naman, di ba, kinakasal ko si Jabez 2018? Wala ko liig. Wala ko luog. Wala! Ay, sinabi ko sa iyo. I'm not committed to lose weight. I'm committed to change. I'm committed to do the best version of me. Gagawin ko to, Lord. Sige. I'm willing. Kanya hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang. You see? Nung gabing pagdating namin din eh, pagtapos mag-drive ng 12 hours, sabi ko, Lord, sabi ko kay Butch, Tol, sarado mo nga yung helmet ko kasi lumaganon eh. Di, talaga malakas ang hangin. Ganun ba? Oo. Sige, ganun lang kami. Pero may mga truck, kakarirahin ka, Joy, Lucilin, kasi kinakarera ka, hindi para karera kasi, sir, ang ganda talaga nung bigay lang ito, bigay. Sana all. Ano nga kayo? Tumabi ka na dyan! Eh, may 100 mo ko, ayaw pa na. Tumabi ka na, eh, ayaw. Di tutuloy na mo 120. Isipin mo 120, takbo mo, nakamotor ka. Pero kagandahan sa binigay niyo po sa akin, dahil mabigat, stable. Stable yung aking mong Harley talagang. Lahat sila ay naka GS1200, naka ADV adventure bike. Ako'y, sabi ko, cruise lang ako ha. Kanya nung pauwi na kami, nakita ni Dante. Wala na si Pastor Dong, sabi ni Dong, Tol, Manong, tuloy na ako. Sige, mamaya, bubusin na si Butch. Pip, pip, meaning, pakana na siya ng Marilao. Ito na si Pastor, buulan pa. Sabi, hinto tayo, bakit? Naulan si Pastor. Di pinag-iot ako ng kapote. Kainit naman ito. Okay lang yan, siguro sa tagal naman baka matutuyo. Hindi, kailangan nung protektahan kayo. Bumba na siya ng Marila, may kawayan. Si Godwin, ako na lang. Eh nakita ni Dante, Skyway 3, antulin ko. Sabi niya, Pastor, pagod ka na, no? Di! 20 lang ang takbo mo eh. Pauwi na tayo eh. Tutulin pa ba tayo? Hindi naman tayo nagmamadali. Pauwi na. Pero talagang naramdaman ko yung pagod nung ako na lang mag-isa. Pastor, bawal ho ang 20 dito. Tulin na mo ng konti. Di pagbaba dyan. Sabi ko, Lord, salamat po. And it was good. Sabi ko, Lord, nakayanan ko pala ito. Eh kung hindi ako naging committed sa change, kung hindi ako naging committed na baguhin yung mga mali sa buhay ko, will I enjoy my life now? Right? Hindi. Hindi pagka hindi ako nagbago, sutukan tayo. Tabi mo yan, sutukan tayo. Eh boy, pangit naman nun. If I am willing to be committed to an action, if I'm willing to be committed to a habit, if I'm willing to be committed to a process, then I can progress towards more success and financial abundance. Tanong ko sa iyo,
Willing ka bang maging committed na yung action mo akma sa Diyos? Willing ka bang committed na yung habits mo ngayon ay kalulugdan ng Diyos? The habit of praying, the habit of reading the Word of God, the habit of coming to church, the habit of meditating, the habit na pag may blessing ka, ibabalik mo yung dapat na bahagi. Habit yan eh, tama? Anong klase yon? Class 201, committing to habit. Tatandaan niyo po mga kapatid, ha? Gusto kong makita niyo nasaan ka, okay? May circle of commitments, okay? Ang nasa labas ng commitment nito, this is the community. Sa loob ng community, pag nasa simbahan ka, crowd, okay? Ito yung dumadalo pagkaumaga, okay? Pero makikita mo yung maliit na community, committed, okay, to maturity. Ito na yung magsisimba siya, may sumundo o wala, may blessing o wala. I am committed to my habit. Magbabasa ako ng Bible, magbabasa, magsisimba ako, ako'y babalik, ako'y committed. Then, committed to maturity. Hanggang dumating ka sa pinakabod, yung core, yung pinaka, na merong blessing wala, magsiserve. Nasaan ka? Are you in the community? Are you in the crowd? Are you in the congregation? Are you committed to maturity? Are you committed to habit? Are you the core? Nasaan ka? Kung titignan mo yung buhay mo, nasaan ka? Okay? Tatanda mo to, without commitment, nothing happens. But if you're unwilling, you're not willing to stay dedicated, if you're not willing to be loyal to God, okay, and to His plan, nothing will ever happen in my life. Yun pa rin, yung ginagawa ni tatay at nanay mo, yung nakalihan ni lolo, uulitin mo lang sa anak mo, sa apo mo, sa buhay mo, kasi ayaw mong magbago. Tatanungin to ha? Magpapalit na ng presidente sa 2022 May 9. Magpapalit ng 12 senador sa May 9, 2022. Tapos yun pa rin ang sitwasyon mo. Yun pa rin ang buhay mo. Yun pa rin ang bahay mo. Yun pa rin ang binibilang mo. Yun pa rin ang ugali mo. Tatanda mo to. Things will happen. Whether you are committed or not, magbabago ang sitwasyon. But they will be the same things that have happened to you before. Bakit? Because you're doing the same thing. Yan pa rin ang ginagawa mo kagaya dati. Okay? Kung ano ginagawa mo kagaya dati, huwag kang umasa na magandang bukas, maginhawang bukas, masaganang bukas, kung ang ginagawa mo ngayon kagaya kahapon. Tanong ko sa iyo, how can I make what matters most to me matters to God? Paano ko gagawin na yung mahalaga sa akin, mahalaga rin sa Diyos? Tutulungan kita. Okay? Unang-una, compare the cost with the benefits. Ano ba ang babayaran ko? Okay? What are the cost? Di ba pag may bibili kang sapatos, di ba? Magkano yan? Pag may bibili kang bag, magkano yan? Tama? Magkano yan? Ang tanong, pag ibinigay ko ba yung time, talent, and treasure ko sa Diyos, pinagamit ko, ano ang babayaran ko, ano naman ang benefits ko? Gusto ko mag-isip ka, di ba? Gusto ko eh, sabi ni Pastor eh. Ako hindi ko ginawa yon. Pinag-aralan ko. Sabi ko, sige, manligaw ka na manligaw. Ako, magsiserve ako sa Diyos. Ito gagawin ko. Pagdating ng 5, 10, 15, 20, pili mo 39 years after, okay? Since 1983, I am enjoying my life. Bakit? Pinili ko yung benefits at yung cost. Handa ako magbayad. Okay? Compare the benefits with the cost. Yung pinagugulo mo ng time, talent, treasure, wala kang ginawa kundi manood ng Netflix and everything. Eski lang! Gawin mo yan! Kanya lang huwag kang magre-reklamo 5 years from now, bakit ganun ka pa rin? Ba't walang pag-unlad? Ba't sakitin ka? Hindi ka naging maingat sa diet mo, tama? Lahat ng bawal, kinakain mo. Ututo sugar ko. Ba't di tatas ang sugar mo? Okay? Hindi ka naman naging committed sa pagbabago. Check. Ano sabi ng Luke 14:28? Sino sa inyo ang magtatayo? Okay? Sino sa inyo ang magtatayo ng tinatawag na building, ng tower,
na hindi mo nauupo at magbibilang magkano ang kailangan kong tapusin at paano ko sasapusin to. Jesus is very upfront. Okay? Pagka gusto mong sumunod, gusto mo ng blessing, gusto mo ng gabay, at gusto mo ng pabor ng Diyos, tatanda mo, handa ka bang magbayad? Handa ka bang iwanan yung mali? Handa ka bang yakapin ng tama? Am I right? Or else, same-same lang, same-same. Pareho lang kagaya kahapon. In every commitment you make, there is always a cost. May bayad. May babayaran. May iwanan, may yayakapin, pero may benefits. Kung hindi ko niyakap yung lifestyle, na maglo-low-carb ako, no sugar, everything, siguro nung na-stroke ako, nung 2021, July 11, patay na ako. Right now, Pastor Duero ng Quezon, na-stroke. Mas younger sa akin to ng 10 years. Tabingi ang kalahati ng katawan. Di makapagsalita. Hirap. Sabi ni Pastor Benny, you see Joey? Yes, Tay. I'm happy that 2018, I was committed to change. I was committed to change. Kung di ako nagpalakas sa Diyos, 39 years ago, nung lumapit si Jeff, Dad, Bron has some issues. I know na. Don't worry about that. We'll take care of that. How can I encourage my son? Paano ko siya dadalhin sa promised land kung nasa wilderness ako? Paano ko siya dadalhin above the clouds if I am under the clouds? Paano ko sasabihin sa kanya magtiwala sa Diyos kung ako hindi nagtitiwala sa Diyos? Nasabi ni Pastor Arnold ni Manong, bakit lagi ka nabablog sa apo mo? Manong, I almost lose my grandson. Kanya, I just treasure him every day. Tama, tama. Tine-treasure ko lang siya. Every day is a gift. I might lose him. It's not good. Ed, nakita mo nanganib ang buhay ni Kate, right? Inalagaan mo, tama? For many days, hindi siya naligo. Natiis mo yun. Okay? Kasi hindi siya pwede, tama? Nag-serve ka. And now you're here. You're celebrating every day na I could have lost my wife. Right? Every day is a gift. And that's the most wonderful thing. Are you willing to pay the cross? Okay? Ang tanong mo lagi ito. The question is always this. Is the cost equal to or are the benefits greater than what the cost is? Yung bang ibibigay ko yung time, talent, and treasure ko, okay ba to? O lugi ako? Tanong ko sa iyo. Nung binigay ko yung sarili ko sa Diyos, pinagamit ko sa Diyos 39 years ago, okay? 39, nilublub ko sarili ko, nagpasakop ako sa Word of God, ginawa ko yung dapat kong gawin bilang isang mananampataya, ayon sa alituntunan Diyos, tanong ko sa iyo, 39 years after, lugi ba ako? Kawawa ba ako? Okay? 39 years ago, may mga tropa ako, may mga barkada, kaklase, na hindi nagpatuloy, hindi nagpasakop, hindi nagpasakop sa Word of God. Ngayon, 39 years after, wasak, warap, limitado, silat, salat. Okay? Yung cost ba na iniwanan ko yung tropa, yung barkada, yung bisyo, lugi ba ako? Or pinakikinabahan ko yung benefits ngayon? Okay? Sino sa inyo may binili sa Lazada nung deliver pagdating mo, nagbayad ka, pero nakuha mong produkto, hindi tama. Kahit sa Shopee, tama? Sa Diyos, hindi ka lugi. Wala akong nakitang nagbigay ng time, talent, and treasure sa Diyos na nalugi. In fact, isa ako sa mga testimony. Siguro kung si Rene hindi nakisabay ito sa amin, baka hindi niya na pangasawa si Lisa. Okay?
Hindi makikita ang naging anak niya si Camille. Hindi nakita ang naging anak niya si Elise at saka si Faye. Siguro si Rene, ando doon pa rin sa sabi niyang, nagtitinda pa rin siya ng siopaw. But because he made a decision, yayakapin ko si Kristo, mamahalin ko yung eklesiya, ibibigay yung time, talent, treasure. Tingin mo ha, we're almost the same age, pati si Moreng, natanda lang 1 taon sa kanila. Pero pag nakita mo yung mga tropa namin at mga barkada namin, they look older than us. And they look pathetic. Why? We counted the cost 39 years ago. Pagtawanan nyo kami, kasi hindi naman uso nun eh. Pag dumikit ka, sip-sip kay pastor yan, ito yan, ito yan. Hindi ko inintindi yun. Tuloy lang ako, tuloy lang. Tuloy lang, tuloy lang. Hindi mo namamalayan, 39 years na. Oh. Ngayon, everything is okay. Binayaran ko yung dapat kong bayaran at ngayon nakikita ko yung benefits na meron ako. Sabi ko, buti na lang, I was committed to change. I was committed. Hindi ako nang hinahing na pambiran, laki na binibigay ko sa church. Hindi ko na, you know, natuwa ako kasi pwede naman maubos yun eh. Pwede maubos. Are the benefits worth what it cost? Yung bang benepisyo mo na bibigyan ka ng Diyos ng pabor, ng kandanglob, na iingatan ng Diyos yung pamilya mo, bibigyan ka ng answered prayer, lugi ka ba kung uunahin mo siya? Lugi ka ba kung mamahalin mo siya? Kawawa ka ba pag tumigil ka sa bisyo? Kawawa ka ba pagka ikaw ay tumigil sa pagsusugal? Kawawa ka ba pag iniwanan mo yung maling bisyo? Kawawa ka ba pag iniwanan mo yung maling tropa? Pagtatawanan ka, sabi ng mga tropa ko, Joey, tagay mo na. Tol, hindi na ako pwedeng uminom, same na ako eh. Yabang mo naman, bubuhos ko sa ito. Maliligo na lang ako. Tsaka tingnan mo kung kaya mo rin. Babasagin ko itong baso, papalitan ko na lang. Yabang mo naman, ano ko inumin yan si Kristo, tinanggap ko na. Di pag ininom ko, di sabi ni Kristo, oy, tika mo na, ano ba? Sabi ng Bible, be not drunk with wine, wherein there is excess, be not drunk. Sa ako iinom, tinis ko yun, pinagtawanan ako. Ano ka ba? May party na, ba't di ka sumayaw? Saved na ako eh. O, andyan niya si ano? Pinago na ako ng Diyos eh. Pinagtatawanan ako noon. Nilalait ako noon. Hindi popular noon yun eh. Sabi ko, Pastor Fardo, tay, bakit po pag nagsisimba yung mga men, naka-short, naka-t-shirt, tapos dito magbibihis, bakit? May nakakahiya bang nakabarong ka na pupunta ka? Kausapin mo na lang. Tingin na usap ko yung men, ba't di natin gawin mula bahay hanggang dito? Patotoo na nagsisimba tayo. Kakahiya naman yun, Diyo. Ano nakakahiya, lasing ka o nagmaayos ka? Sinimulan ko magbarong. Papakita ko sa'yo, maglalakad ako, nakabarong ako. Hindi uso yun nun eh. Papakita ko sa'yo, dala ko yung Bible ko. Pinagtatawanan ako. 39 years after, nasan sila? Wala na. Iintindi mo yung pagtatawa sa'yo? Lilibakin ka? Mas pinili kong libakin, pagtawanan, laitin. Dahil sinunod ko si Kristo, ngayon 39 years after, tinatamas ako yung tindig, yung aking commitment to change. Wala akong pakialam sa inyo. Pagtawanan niya ako. Love at me, scorn me. Okay lang, bakit? I look at the recompense of reward. Ang tinitignan ko, yung gantimpalang ibibigay ng Diyos sa akin. And I thank God for that. You see? I thank God. Imagine, sa isip mo, meron kang ledger. Ledger. As, you know, I want you to put on the one side of the ledger, ano ang dapat kong bayaran pag sinunod ko si Kristo? Magbabasa ka ng Bible, magsisimba ka, ibabalik mo sa Diyos yung dapat mo ibalik, yung kaloob mo, yung offering mo, yung tithes, vision, everything, okay? Iiwasan mo yung vision mo, yun ang babayaran mo. Pagtatawanan ka, magdadamit ka ng modest, hindi ka na makikipagmurahan, hindi ka na mag-aaway, magiging masunurin ka, ang hirap niya, ang hirap. Lagay mo dyan. Anong babayaran mo? Mawawala ka ng tropa. Hindi ka sikat.
Okay? Diyan yan. On the other side ng ledger mo, I want you to put, what are the benefits? Ano ba sinabi ng Matthew 6.33? Tama? Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ano idadagdag? Ano idadagdag? E dibalik tayo sa 28, Matthew 6.28. Ano sabi ng Matthew 6.28? Okay? Anong iniisip yung isusuot? Hindi ba nakita yung mga lilies sa bukid? Hindi naman sila lumalago, hindi naman sila nag-spin, hindi sila nagtatrabaho. Verse 29. At sinasabi ko sa inyo, sa panahon ni Solomon, walang kasing ganda ng kalang damadamit. Verse 30. Kung ang Diyos dinamitan ang mga damo, ngayong arto'y nandito, bukas ay tatapon, hindi kaya kayo kayang damitan ng Diyos. Verse 31. Huwag mo isipin kung anong kakainin, kung anong iinumin, kung anong isusuot. Verse 32. Yan ang iniisip ng mga hintil. Yan ang iniisip. Ang iyong ama na nasa langit, alam ang lahat ng kailangan mo. Am I right? Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano mabuhay na maayos eh. Ang alam ko, mabuhay na magulo. Alam ko, mabuhay na marumal, pasaway. Yun ang alam ko. Verse 33. Ano sabi? Piliin mo ang Diyos. Pinili ko. Tinis ko ako'y libakin, aglikain, pagtawanan. Tinis ko yan. Luko-luko na yan. Sira na ulo niyan. Baliw na yan. Nasira na. Ha? Disipulo ni Pardo yan. Tinis ko yun. 39 years after, where am I? 39 years after, where are they? I'm still here. I'm strong. Okay? I made a decision 39 years ago. Sabi ni Kristo, sino sa inyo magtatayo ng bahay na hindi mo nauupo? My relationship with God and to others requires commitment. Kailangan meron kang commitment to change. Ano mga bagay sa buhay ni Lucy, sa buhay nitong si Jenny, sa buhay na meron si Babe, sa buhay na meron si Jose, sa buhay na meron si Jericho, na dapat paguhin? Kasi pag hindi ka nagdesisyon, wala kang commitment to change, uulitin mo lang ang nangyari noong 2019, 2020, 2022. I have seen many people failing with their relationship and in life kasi bakit? Bakit ang nangyari? Wala ka namang commitment to change eh. Bungangera ka pa rin. Bulakbul ka pa rin. Hindi ka seryoso sa Panginoon. Hindi ka seryoso sa pamilya mo. Tapos asa ka pa. Tama? Mas pag nakakita ka, sana all. True commitment is being dedicated to someone or something. And that someone is my God. Okay? In-apply ko yung commitment ko sa Diyos 39 years ago. Binilang ko, pagtatawanan ako, kukunti mga kaibigan ko, mawawalan ako ng tropa, pero malusog ako. Sabi nung kausap ko nung isang araw, buhatin mo to. Nabuhat mo? Naman, okay. Magaang. Ano yan? 16 million yan. Huh? Ayos ah. Hindi yung kabigat? Kaang pala? Pero meron kang kaibigan may 16 million. Sabi ko sa kanya, good. Kabigat? Buhat ko ngayon. I'd like to ask you, how far do you want to go in life? How far do you want God to trust you? How far do you want to travel with God? Are you having commitment to change? O sapat na sa'yo yung ganyan lang, ayos na yan, sasaw-saw na lang ako. Doon lang ako, pastor, sa ano? Sa community, doon lang ako sa labas. Oh, hindi. Doon ako sa crowd. Okay naman, hindi na congregation. Okay naman, committed ako sa maturity. O kaya committed ako sa pagbabago hanggang sa maging core ako, yung pinakabuod.
Sabi ko nga nung Miyerkules, nag-uusap kami nung Sunday dun sa kay Pastor Emerson. Sabi ko, hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay sarili ko kasi gusto ni Pastor Benny, 24, samahan ko siya sa, pagdating ko ng Cebu, punta kami ng La Union. Sabi ko, tay, may lakad kami ni Ate Pepat eh. Sabi ni Pepat, di ako pupunta doon pag wala si Pastor Sauco. Sabi ni Pastor Benny, hindi ako pupunta doon pag wala si Pastor Sauco. Mag-desisyon muna ako. Biglang tumawag. Sabi ko, tay, desisyon muna ako kayo. Kung saan niya gusto. O gusto niyo, samahan ko lang si Ate Pepat dito para kasama namin mga pastor's wives. O sige, dyan na lang. Sabi ko, Lord, salamat po ha. Kung hindi ako naging committed 39 years ago to change, not just diet ha, not just to habit, but to change. To change. Dapat, we are willing to give as much as we're getting. Ano ba nagtatrabaho ka? Okay? You're working. You're connected to work. Connected ka sa work, ha? Ang tanong, are you committed sa trabaho mo? Gumaganda ba yung negosyo? Gumaganda ba yung kumpanya kasi nandyan ka? Okay? Gumanda ba ang sales kasi nandyan ka? Are you giving to your company as much as you're getting salary from them? Eh, di nga, sapat yung sweldo ko eh. How many times I told you I was not working for salary? Nagtatrabaho ko sa Napocoro at sa Sprague, hindi dahil sa sweldo, kasi binigyan ako ng gift, ng talent, ng skills, ginagamit ko, at pag ginagamit ko yun, ha? Ano sabi ng Colossians 3.23? Tignan mo ha, Colossians 3.23, okay? Sabi na po, ano man ang gagawin mo ng buong puso sa Diyos at hindi sa tao. Nung nagtatrabaho ko sa Sprague at sa Napocor, ginagalingan ko kasi ang Diyos ang audience ko, ang Diyos ang pinabula. Lord, pansinin mo ako ha, ginagalingan ko, hindi malaki sweldo ko, pero gagalingan ko. Bakit? Sabi ng verse 24, okay? Ano sabi? Alam mo na sa Diyos tatanggap ka ng gantimpala kasi ang pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Tanong ko sa iyo, may trabaho ka, connected ka sa trabaho, andun ang pangalan mo sa ledger, ang tanong ko, committed ka ba sa trabaho? Gumaganda ba yung opisina, yung negosyo kasi nandyan ka? Are you giving as much as you're getting? Ang maraming tao, they go from paycheck to paycheck. Andun na sila, sweldo ko, bonus ko, boss! Pero wala silang binibigay na kagalingan. Ang tanong, bakit ka tutulungan? Pupunta ka sa opisina late. Okay? Late ka na, puro ka pa bulakbol. Ang dami pang dahilan. Tapos umaasa kang pagpapalain ka ng Diyos. You slack off. Late ka nang dumating. Ang aga pang umalis. And then you demand na dapat malaki sweldo ko. Ang kapal. I don't work like that. Gagalingan ko. Hindi ako nagpapacharge ng overtime sa Napocor at sa Sprague kasi pinaglilingkuran ko ang Diyos. I am committed to change. Eh kung yun ang pag-uugas ko ng jeep, ginagaling ko 5 piso lang. Kasi pinaglilingkuran ko ang Diyos. Tanong ko sa'yo, pag nagsara kumpanya mo, okay? Pag nagsara, wala ka ng trabaho, you're fired. Nag-quit ka. Tanong ko sa'yo, sino kukuha sa'yo? Sino kukuha sa'yo? Eh, you're just connected to work. You're not committed to work. You're not giving the best of your time. The best of your... You're not helping your company to thrive. Eh, empleyado lang naman ako rito. Hindi naman ako mayaman. Siya yun. Pag ginalay ko, baka siya yaman. Dapat yumaman ng kumpanya para may pansweldo sa'yo. Eh, kung gusto mong ikaw malaki sweldo, ikaw mamuhunan. Tama? Bilin mo yung Cebu Pacific. Bilin mo yung PAL, bilin mo yung 7-Eleven, ikaw mamuhunan. Eh, empleyado pa nga lang, hindi ka na matapak. Tiyo mo sabi ng Luke 16.10, tiyo mo ha, Luke 16.10, ano sabi ng Word of God? Okay? Luke 16.10, ano sabi? Ang tapat sa maliit ay pwede maging tapat sa malaki. Kung tapat ka sa isang bilaong pagtitinda, pwede ka magkaroon isang
isang stall. Am I right? Kung tapat ka sa stall, pwede kang bigyan ng isang malaking ground floor. Pag hindi ka tapat sa maliit, hindi ka pwede maging tapat sa malaki. Committed to change. Ano sabi ng verse 11? Pag ikaw ay hindi tapat sa pera, sino magbibigay sa iyo ng tunay na kayamanan? Verse 12, kung hindi ka tapat sa hindi sa iyo, hindi ka tapat sa kumpanya mo, sino magbibigay ng sariling kumpanya sa iyo? Bible yan. Am I right? Bible yan. Kanya kahit empleyado ka, kahit tindera ka, kahit ikaw eh, self-rep, kahit na hindi sa iyo yan, galingan mo, be committed, not just connected. Huwag lang may trabaho. Galingan mo. Yung sasabihin, ito dinagdag to dito. You see? Sa mga lakad ko, buno ko eh. You see? Sabi nga, Pastor Benny, kahapon tayo. Para nakakatampo ka naman. Bakit? Sa Bethany, pinatayo mo lahat ng mga missionaries na foreign. Binigay mo tigla 5,000. Yung mga pastor na local, pinatayo mo, binigay mo tigla 2,000. Ba't sa church ko, hindi ginawa mo yan? Bira ka talaga, parang iba yung, ako ang kailangan, iba ang mahal, ganun lang, tay. Paubaya na lang, lolo ko. Sabi, naaasar kasi ako dun eh. Ba't sa akin, hindi ka naaasar? Just imagine, right? Parapol ko naman ang pera eh. Oo, pero masaya. Sa susunod, parapol tayo. No, kaya namin to. Binubuli ko lang siya. Pero mo, 5 lang ang tumayo yung pastor na local, pastors. 5. 5 lang po kami. Noong nagbibigay na umabot ng 86. Sabi niya, Joey, umabot ng 86. Sinasabi ko sa iyo. Yan ako, dinadaan ko sa raffle para lahat masaya. Tanong ko sa iyo, are you receiving the same end of the stick? Okay? Maraming tao, sabi nila, we're not actively engaged sa trabaho. Meaning, papasok, okay? Maglalagin. Okay? They go through the motion. Hi, good morning. Yes, may I help you? Yeah, thank you. Okay, bye. Hi, good morning, sir. Good morning. Yun lang sila. They go to the motion, kukunin ang sweldo, dating gawin. The rest of the people are actively trying to work against the company's goal. Labanan natin to. They're committed to do everything to their power para pabagsakin ng kumpanya. Saktan ng kumpanya. Ibagsak! Bigyan kami ng sweldo! Patsinin kami! Do you think God will bless that? The fact is this, why so many people who are doing what they love for a career recommend doing something that you love for your work? When you love what you're doing, you're committed to it. Mahal mo ba yung trabaho mo? Ginagamit ba ng Diyos yung trabaho mo para sustain ang family mo? Am I right? Ba't hindi mo ginagalingan? Tamad ka. Fe, naalala mo, Fe? Di ba? Kami ang unang full-time dito eh. Wala kami support eh. Pero ginalingan namin. Okay? Hindi ko inaasahan ang church na ito bubuhay sa akin. Ang inaasahan ko, yung Diyos ng church na ito, yun ang magsusupply sa akin. Gagalingan ko. Hindi ako pinapansin ni pastor. Doon ako sa learning center, supervisor, monitor, at nagsusundo pa ng bata. Naghahatid pa ng bata. Ako pa yung janitor. Gagalingan ko. Tanong ko sa iyo, 37 years after, where am I? Kinalimutan ba ako ng Diyos? Hindi. Bakit? I was committed to change. And I will still be committed until I hear the trumpet sound. Until the Lord calls me home, I will still be the best there is, the best there was, and the best that I will be. Gagalingan ko. Bakit? Galing ako dyan eh. Ang haba na ng tinakbo ko,
Ngayon pa ako mag-slack off. Ngayon pa ako magtatampo. Ngayon pa ako magre-reklamo. Eh, ang bait na nandiyan. Pag tinitignan ko, nasan ako 37 years ago, 39 years ago, at nasan ang tropa ko 39 years ago, I am so happy I made the right decision 39 years ago. Binayaran ko yung cost. Pinagtawanan ako, nilait ako, pero okay lang, tinis ko. Bakit? Kasi, nung unsaved me ako, paglasing ako, binubuli rin ako, pinagtatawanan ako, nasasapak pa ako eh. Ngayon, gagawa ko ng tama. Nakakapagod gumawa ng mali, nakakapagod gumawa ng tama, di mapagod nila akong gumawa ng tama. Am I right? May tama pa ako. Gagalingan ko, okay? Now listen. It's easy to say the scores kasi okay lahat. But when things get tough, may hirap na, uphill, uphill na, okay? Diyan na papasok yung real commitment. Kailangan sadyain mo na mag-devote ng time, mag-devote ng kalakasan, mag-devote ng kagalingan. If you're having problems in your life, i-examine mo whether it's relationship, trabaho, finances, and everything. Ano ang commitment ko sa family ko, sa trabaho ko, sa growth ko? You need to examine. Kung kinakapos ka, you need to find ano ang kailangan kong gawin para magkaroon ako ng pagbabago. Ano kailangan kong gawin? Ano kailangan kong give up? So what does it cost to follow God's purpose? Ano ang babayaran ko para sundin ko ang kalooban ng Diyos? Unang-una, I give up my right to do whatever I want with my life. Pag gusto mong sundin ng Diyos, aalisan mo yung sarili mo ng karapatan na gawin ang gusto mo. Hindi na pwede yung gusto kong kape, gusto kong tinapay, lahat ng gusto ko gagawin ko, hindi na pwede yan. Hindi na pwede. Pag gusto mong sundin ng Diyos at pagpalain ka through the years, itatapon mo yung karapatan mo. Wala ka ng karapatan. Uunahin kita, Lord. Ano sabi ng verse number 24 ng Hebrews 11? By faith, Moses, nang siya'y lumaki, okay? Ay tumangging tawagin siyang anak ng anak ni Paro. Verse number 25, pinili niyang siya'y tampalasin na kasama ng mga tao na kesa siya'y magkaroon ng kaligayahan sa kasalanan ng pansamantala. Verse 26, at inarin niyang malaking kayamanan nang siya'y dustain kesa siya'y magkaroon ng kayamanan sa Egypt at kasi'y nakatingin doon sa gantimpala. Now, listen. My right? Misnomer yan eh. Where do you get your right on the first place? Anong karapatan mo? Meron ba tayong karapatan? Galing lahat sa Diyos yan. Am I right? Pinigay ng Diyos. Tanong ko sa iyo, buhay ka ba kung wala ang Diyos ngayon? Sa pinagdaanan natin from March 15 hanggang ngayong February 20, 2022, would you be alive and thriving, being sustained without God? Huh? So the very fact na ikaw ay buhay, okay? You're still alive. To do something means lahat yan galing sa Diyos. But igigit ni Cheryl, karapatan ko tong umibig. Subukan mo. Try me. Sasabihin ni AJ, karapatan ko magbulakbol. Subukan mo. Sabihin ni Kian, karapatan ko tsaka ni Katsana ang lapas tanganin ng nanay at tatay ko. Subukan nyo. Sabihin ni Johans, wala kang pakialam sa akin, ma. Mag-aaral ko kung gusto ko, tatapusin ko ang goal ko o hindi, wala kang pakialam. Subukan mo, Johans. Sumbo mo sa akin, Roxanne, ha? Pag makulit ito, ha?
Subukan. Ikaw, Dan, ayoko marinig na sabihin ng nanay mo, siga ka sa bahay. Ha? Dapat obedient kayo, ha? Okay? Are you okay? Are you okay? Ha? Wala tayong karapatan. It's not really a right. Ang tawag dyan, privilege. It's really a privilege He gave us. Okay? We need to give up our rights. Okay? Ano sabi ni ng Acts chapter 9 verse 6? At siya ay nanginginig at natatakot at sabi niya, Lord, anong gusto mong gawin ko? Di ba dapat ito ang tinatanong natin lagi sa pag-gising natin? Lord, what do you want me to do? God, what do you want me to do with my life? How do you want my life to be lived? Kailangan ba akong ganito? Kailangan ba ito sasabihin ko? If I did not give up my right, ang dami ko nang sinapak. Ang dami ko nang ginulpi. And I thank God I yielded my right. Sabi ko doon kasama ko, Tol, I just wanted to give recompense sa ginagawa mo sa akin. That's why I went there. I went out of my way. Sabi nga ni Pastor Benny, bait mo ha. I would rather be a pencil that will write happiness, or if I cannot write happiness, I'll be an eraser to erase their sadness. I would rather be a bridge that will connect people than to be a wall that will separate people. I would rather be a light that will show the goodness of other people, and I will not be a darkness that will cover what they're doing good. I would rather be a peacemaker kesa mag-away. I'm getting out of my bucket. Ang bait ng Diyos sa akin. Ama, I stop looking at my dreams. I stop looking at my ambition, my goals. At tinatanong ko lagi, Lord, what did you put me here on earth? Anong gusto mong gawin ko sa lupa? I gave up my right to do what I want to do with. I become whatever He wants me to become. Anong gusto mo sa akin, Lord? Tell me. I'm gonna do that. Gagawin ko. Do you want me to do this? I'm gonna do that. Do you want me to accomplish? I'm gonna do that. I am committed to change. Not just to die, not just to things. No. To change. I want bucket. May anak ako. May apo ko. This coming Friday, Jeff will be speaking up at Baguio. He was invited to speak. Then Jeff was saying, Dad, ito yung mensahe ko. Good, that was nice. Can you imagine yung anak ko gumagawa ng outline, gumagawa ng mensahe, magtuturo sa libong mga naroroon sa Baguio, sa isang malaking simbahan. Kasama yung anak niya, kasama yung asawa niya, hindi ba napakasarap nun, Wilson, na makita mo na yung ginagawa mong tama, ginagawa ng anak mo? Hindi ba napakasarap na makita yon sa ating buhay? Tama? Di ba, Marvin? Na yung ginagawa mong tama, kukopyahin ng anak mo? Hindi ba nakakatakot, Ramil, na yung maling ginagawa mo, yun ang gagawin ng anak mo? Am I right? Miljun, kung bibigyan ka ng Diyos ng pamilya, Luis, anong kukopyahin ng anak? Am I right? Anong yayakapin nila? Sabi ko, Jeff, thank you, ha? Dad, no, thank you for the privilege. No. It was you, your decision. It was you, your commitment. Kasi marami ka nakitang mali, eh. Pero pinili mo pa rin yung tama, eh. Hindi mo ginit yung karapatan mo. Hindi mo ginit yung gusto mo. Ang ginit mo kung ano gusto ng Diyos, okay? So what does it cost to follow God's purpose, okay? I gave up my right to do whatever I want. Pangalawa, I gave up the control of my resources if I'm going to follow God completely. Kailangan i-give up ko yung resources ko. Yung control ko sa resources. Ano sabi ng 2 Corinthians 8:1? Bukod dito mga kapatid, pinatatalas ko sa inyo ang biyaya
na nandun sa Sardis sa Macedonia. Verse number 2, kung paano sa maraming pagsubok, sila'y nanagana sa kanilang katuwaan at sa kanilang malabis na karukan. In the deep poverty, sila'y nanagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Verse 3, at ako'y nagpapatotoo na labas at lagpas sa kanilang kapangyarihan, sila ay nagkaloob at sila'y kusang nagsiabuloy. Verse number 4, nalubhang ipinakiusap na tanggapin namin yung kanilang kaloob. Verse number 5, at ito'y hindi namin inaasahan kasi alam ni Paul, mahirap eh, may pandemic, pagod, wala na. Ibinigay muna ang sarili sa Diyos at sa amin sa kalooban ng Diyos. Tanong ko sa iyo, are you giving up your control to your resources? O sabi mo, pera ko to, pinagtrabahohan ko to eh. O di sige, nothing change. Yun din yan. Pero alam mo, natuwa ako, when God impressed upon me through His word, Lord, hindi ko pera to, pera mo to. Hindi ko oras to, oras mo to. I give it up. Alam mo nangyari? The Lord adds. The Lord adds. And I thank God that, sabi ni Pastor Benny, diamond giver ka pala eh. Oho eh. Nagulat din po ako tayo eh. Nagulat po ako. Millions. Lord, salamat po. I never expected that. Why? I gave up. Tatanong ko sa iyo, yung meron ka ngayon, yung bahay, pera, gamit, they are not really your resources in the first place. Hindi sa'yo yan. Pinagamit lang ng Diyos sa'yo yan. Your time, your money, your energy, your talent, saan galing yan? Saan galing? Sa Diyos. God gave you time. God gave you talent. God gave you treasure. Okay? God gave them to you. Okay? Pinapagamit lang sa'yo yan for 60, 70, 80 years. And then, pag namatay ka, ipapasa mo yan sa iba. Ang tanong ko, may maipapasa ba? Okay? May maipapasa ba? They're not yours. Hindi sa'yo yan. Bago ka dumating, meron na yan. Pag wala ka na, andyan pa rin yan. Okay? Ito, tanong mo dapat. What do you want me to do with my money? It's your money, Lord. It's your time. What do you want me with my talents? Isipin mo, binigyan ka ng talent tapos hindi mo gagamitin ang pag-awit sa Diyos, hindi mo gagamitin sa pagtugtog sa Diyos, hindi mo gagawitin para magsalita, hindi mo gagamitin. It was given to you by God. And then God is getting the short end of the stick. Tapos umaasa ka that there will be blessing, that there will be wonderful opportunity? Mali. Instead of me thinking, bibili ko nito, bibili ko to, I'll spend my money this way, I'm gonna spend my time this way, mali. You start saying, God, what did you put me on earth here for? Can you read that? Can you say that? God, what did you put me here for? If you don't get anything tonight or this morning, sana maintindihan mo to, Ebet. Sana maintindihan mo to, Gracie Nukum. Sana maintindihan mo to, ha? Cha. Sana maintindihan mo to, Sophie. Raven, what did you put me here for? Joy. Anjali. Ha? Mr. and Mrs. Caro, what did you put me here for? Bakit mo ko nilagay dito? Then give up the control of your resources. I'm going to follow God's purpose in my life. I give up my right to do whatever I want. I give up the control of my resources. Number 3, and we close. I give up pursuing the world's value. Hindi ko nahahabulin yung uso kasi nalalaos naman. Ang hahabulin ko, kalooban ng Diyos kasi hindi nalalaos. Am I right? Hebrews 11:25,
choosing rather to suffer affliction with the people of God. Mas pinili niyang mahirapan kasama ang mga tao ng Diyos kesa namamayagpag siya sa kasalanan. Verse 16 at 26, at kanyang inaring malaking kayamanan. Tatandaan niyo po, the world's values, what are world's values? To make a lot of money. To have a lot of prestige. To have a lot of fun. Hindi ko sinasabing mali yan. Okay yan. Pero hindi priority. You know what I'm saying? That's not the ultimate goal. Dinadagdag lang ng Diyos yan. Kung gusto mong sundin ng Diyos, sa plano niya sa buhay mo, you're going to be an about face sa right mo sa buhay mo, you're gonna give up the control of your sources, you're gonna give up the pursuing of world's value. About face yan, okay? Meaning, yung kapitbahay mo, okay, yung tropa mo, yung barkada mo, they're doing what all the culture is doing. Ano ginagawa nila? They live for possession, they live for pleasure, they live for position. Okay? Kailangan iba ka. Nabubuhay ako para sa Diyos. Gagalingan ko. We need to have an uncommon courage. An uncommon courage. Ano sabi ng Matthew 10:32? Ang sino mang ipapahay ako sa harap ng tao, hindi ka maiya sa kaibigan, tropa, barkada. Oh, ba't may Bible ka? Bakit may Bible ka? Save po ako eh. Baptist po ako. Anak po ako. Naalala, sinabi ko sa inyo, sabi ng may-ari ng kumpanya, hey, what do you have in your hand? This one, sir? It's a King James Bible. Are you a Baptist? Yes, sir. I'm a Baptist. Kasi pong pasok sa trabaho, dala ko yung Bible ko. Bakit? Para hindi ako lukin ng alak. Pag may Bible ako, nawawala yung nakatambay eh. Pag wala akong Bible, tara, tagay ka pa. Bakit? Parang mukhang manginginom ako eh. Pero pag dala ko yung Bible ko, hindi na ako niyayaya. Hindi ako natakot. In a world full of ideas and beliefs that go against God and His Word, gusto ng Diyos na meron kang uncommon courage to stand up for Christ. Na hindi ka mahiyang ligtas ka, hindi ka mahiyang papunta ka na, hindi ka mahiyang member ka ng church. You need to develop a Christian worldview. Ano yung worldview? Ito yung mag-filter ng lahat ng nakikita mo at naunawa mo sa mundo. Hindi ako dapat kagayan lang. I would not talk like them and speak like them. I am not here to behave like them. Ibig sabihin, even you're looking at the same event, may nakikita kang iba. Kasi iba yung worldview mo eh. Okay? Your worldview influences how you see everything. Kasama ang Diyos, sarili mo, ibang tao, kasama yung nakalipas mo, kasama yung ngayon, kasama yung hinaharap, kasama yung pera, kasama yung mabuti at masama. Ano pananaw mo sa pandemic na ito? Ano pananaw mo? Ba't kinakapos ka? Kawawa ka ba? O sinusubukan ka? Your worldview influences every choices that you make. Kanya pag gagawa ka ng desisyon, titignan mo to, ano ba ang pananaw ko? Kanya dapat ang pananaw mo nakabase sa Word of God. Dapat ang pananaw mo nakabase sa pangako ng Word of God. Kanya kung follower ka ni Kristo, dapat ang value mo iba. Hindi ka gagawa ng desisyon kasi it feels comfortable na. Huwag kang gagawa ng desisyon because that is best for you. No. Hindi ka gagawa ng unang desisyon kasi para walang away. Dapat gagawa ka ng desisyon bilang isang Kristiyano papunta sa langit, a Christian headed for heaven, dapat iba ang pananaw mo. Magkaroon ka ng pananaw at conviction na you will stand courageously as a believer in Christ, as a saved person, that you will stand up and gonna speak the truth. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 10:32, ang bawat pinakikilala ko sa mga tao, ipakikilala ko rin sa langit, sa aking Ama. Verse 33, ang sino mang ikahiya ako, sasabihin ko sa Ama, who you? Sino yan? Diba?
Meaning, if you stand up for me against the world's opinion, you know what God said? I'm going to stand up for you before my Father in heaven. If you turn tail and run, tumakbo ka, do you think I'll cover for you? Iniwanan mo nga ako, tapos poprotektahan kita? Pababayaan kita sa pandemic, iiwanan kita, iniwanan mo ako eh. You know what I'm saying? Gusto ng Diyos na meron kang viewpoint mula sa Bible. Kaya dapat matutunan mo, Lord, sa iyo ko lalapit. Sa iyo ko lalapit. Hindi ko yayakapin ang mundo. Mamumuhay ako sa mundo, pero iba ko. I'll give up my right to do whatever I want in my life. I'm going to give up the control of my resources. I'm going to follow you completely. I'm giving up pursuing the world's value. Tanong ko sa iyo. Ready ka ba to pay the cost of following God? Handa ka ba? Kung hindi, wag na. Pero ito yan, ha? Huwag kang aangal. If God is not covering you. Huwag kang aangal if God is not protect. Huwag kang aangal kasi hindi ka naman tumindig sa Kanya. Hindi ka naman nanindigan, hindi ka naman naging matapang sa Kanya. Pinili ko 13 years ago maging matapang, Lord, susundin kita, yayakapin ko to, I'm gonna give up my right, I'm gonna give up my control, I am giving up pursuing the world's value. Di baling mo akong tanga. Okay lang. Ngayon, 39 years after, I'm 58 years old. 58, still enjoying life. 58, still being trusted by God. 58, people said, pag si Joey nag-preach dyan sa Cebu, hindi na ako pupunta. Last year, may pandemic. Am I right, Harriet? Na? But they said, Pastor, mag-preach ka pa rin online. Okay ka lang? Yeah. Tomorrow, I'll be going there again. I'll be seeing your friends there, Fidel. I'll tell them hi from Fidel. Okay? Ando sina Jinky. Doon si na Rafi, hahanapin ka nun. Tsaka si Waki, you know? Tsaka si Ken Clooney. You see? I'll be preaching there. Sabi lang niya, no? 5 to 7, right? 5 to 7. Kasi si Tatay Army Gisalva, 8 o'clock dapat tulog na. O sige lang. Para maaga-aga kasi I still have some meetings after that eh. Nakarating si Rene doon, tama na eh. Nakita mo kung gaano kalaki yung church. Siguro itong auditorium natin, sa choir lang to. Am I right to them? It's a huge run, right? Thousands of people are there. When they learn to see the cheerful giving principles, they wanted it to be there. And I thank God for that. Tanong ko sa iyo, hindi ba dapat? Wala na yun. Hindi ba dapat? Hindi na tayo tatayo. But because I gave up my control to my resources, I gave up my right to my life, I gave up pursuing what the world is offering. You know what God said? Idadagdag ko to. Ang tanong ko sa iyo ito, are you willing to pay the cost? Are you willing to pay the price? Maninindigan ka ba? Magiging iba ka? O yayakapin mo yung mundo, pero huwag kang umasa ng changes. Huwag kang umasa ng benefits. Huwag kang umasa ng ginhawa. Kasi hindi ka naman nanindigan. First Chronicles 16 verse number 9. Tingnan mo, if I'm not mistaken. 16 verse number 9, we close with this. Let's all stand up, please. Tama nga ba yun? 1 Chronicles 69 or 2 Chronicles 69? I think 2 Chronicles 69. 2 Chronicles 69, I think that was the right verse, okay? Ano sabi? Okay? Ang mata ng Diyos ay parot pa rito. Tama? Parot pa rito. Naghahanap siya. Naghahanap siya. Ng tao.
na kung saan ipapakita niya. Andy, ipapakita niya. Joy Lang Gomez, ipapakita niya. Eden, ipapakita niya na siya'y malakas in behalf of them. Ella, na ang puso ay sakdal sa kanya. Di ba napakagandang testimony nito? Tama? Di ba? Gina, right? Tony, na may pandemic, tapos ang Diyos tumitindig sa iyo. Bakit? Kasi tumindig ka sa kanya. Yan, naintindihan mo? Give up your control in life. Give up your rights to your life. Give up your control in your finances. Give up your pursuing the pleasure. And God said, tatayo ako sa iyo. Papakita ko sa mga tao na protektado kita. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Maapektuhan ka, pero protected ka at ikaw ang refuge mo. This is what I did 39 years ago. Ngayon, I'm having fun. 58 years old, just like me, it was horrible at first to ride on my Harley at NLEX with 30 other riders that are very, very good. Kumaganon pa sila. Sabi ko, no, Lord, I will not be that adventurous. I'll just ride, I'll chill. Nagawa ko. You know why? Lord, ikaw ang lakas ko. Hindi ko kaya to. That the farthest, the longest rider I have, my hands are numb. But God made it through. Bakit? Umasa ako sa Kanya. Anong gagawin ko? In my journey from 7 o'clock in the morning until 8 o'clock ng gabi na nakamotor ka, sabi ko po, ito pala ang hirap ng grab food delivery. Ito pala yung hirap ng nagdadala. Pero Lord, ikaw nag-ingat sa akin. Are you willing to pay the price so that you can have the benefit? God is asking, ikaw ba to? Ikaw na ba yan? Father, we ask you, samahan mo kami, pagtiwalaan, gabayan, pangunahan, bigyan mo po kami ng tagumpay. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpala at magbasbas at manguna sa amin. Tulungan mo po kami na yung mahalaga sa amin ay dapat mahalaga rin sa iyo. Tulungan mo po kami na kami pong, amin pong pipiliin na ikaw ay maluwalhati. Hindi namin igigit ang aming karapatan, privilege po ito. Sa iyo galing ang buhay, sa iyo rin galing ang lahat ng resources namin, kanya Panginoon, igigive up namin ito. Samahan mo po kami, magkakaroon kami ng permanent change kasi meron kami permanent commitment. Magiging committed kami sa iyo, sa iyong salita, magiging committed kami sa pagbabago, para hindi lang kami makakuha ng partial result. Magiging committed kami na kahit mahirapan kami, magpapatuloy kami kasi alam namin without commitment, nothing happens. Tulungan mo kami. With commitment, we can change our lives. Magiging committed kami sa action, sa habit, sa proseso at makita kami ng progreso kasi ikaw ang kumutulong sa amin. Help us to compare the cost with the benefits. Samahan mo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. This morning, will you come to the altar and say, Lord, help me to give up my right to do whatever I want in my life. Lord, help me to give up control of my resources and I'm going to follow you completely. Lord, help me to give up pursuing the world's values at ikaw ang hahabulin ko. Para sa ganon, magkakaroon ako ng kaginhawaan, 5, 10, 15, 20 years from now, ikaw magdadagdag. Pagod na po ako. Will you have a change? Will you have a commitment to change? Will you come to the altar and pray? Lord, salamat po. The altar is now open for you.